agula na ngayon. Paglulusong kayo sa baha, meron kayong dapat tandaan. So pagkatapos mo siyang panda rin, galing ka na sa baha, namatay, pagkatapos mong panda rin, ang susunod mo na gagawin, kung mas mababa yung tubig, dito sa airbox, safe yan. Pwedeng masira ang injector nyo. Pwede ring madali ang ECU mo. So what's up mga boss at welcome back ulit sa ating YouTube channel, Window Shop. At today mga boss, meron tayong magandang video na mapapakinabangan nyo ngayong tag-ulan. So bago tayo mag-start, salamat nga pala sa 100,000 follower nating Facebook page. Wow! At sa going to 21,000 YouTube channel natin. Salamat po sa tiwala nyo. Salamat po mga boss sa tiwala nyo. Again, Window Shop. So ngayon mga boss, yung video na to, alam naman natin na maraming issue ngayon regarding dyan sa barrier na yan. Barrier para may sakay mo na yung mga mahal mo sa buhay. Tapos, kailangan ng marriage certificate. Katunayan na asawa mo yung angkas mo. Kung ano-ano pang issue regarding sa mga nagmumotor. Bahala na kayo dyan. Bahala na. Basta today, bibigyan ko kayo ng konting idea. Yung mga, alam naman natin na tagulan na ngayon. May mga baha. Merong mga baha na malalim, mataas. So, paano ba natin susubukan kung talagang kakayanin ang motor natin? At dapat ba natin subukan yung mga baha? Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea. Paglulusong kayo sa baha, meron kayong dapat tandaan. Hindi lang kailangan matapang ka na lulusong ka sa baha. Hindi kailangan matapang na lulusong ka sa baha. Hindi ganun. Huwag mo ipagmalaki na, kaya ito ng motor ko. Baha lang to. Hindi ganun. So, meron kang dapat tandaan. At yun ang ituturo ko sa inyo this video, mga boss. So, sa lahat ng mga carb type, at sa lahat ng FI unit, ito yung dapat yung tandaan. Paglulusong ka sa baha. Pero mas maganda, huwag ka na lumusong sa baha. Kasi ang laki ng problema pag namatayan ka sa baha. Yan ang tandaan nyo. So ngayon, bibigyan ko yung idea muna sa carb type. Sa lahat ng carb type na unit yan, Honda, kaya Neo Sporty. Sa lahat ng carb type, eto po. So ito naman po yung sa carb type. Sa lahat ng mga carb type na Honda Beat, Sporty, iwasan lang natin mga boss, etong part na to, etong carb, na abutin siya ng tubig. So pag inabot ng tubig, automatic, mamamatay na talaga yung motor mo. So ang gawin mo lang, may drainan po dito ng gas sa loob yan. Para pag na-drain mo, lahat ng tubig na pumasok sa carb, malinis na ulit siya. Tapos, syempre, kung naka-stack pipe ka, matik yun, masyado mababa, pwede siya pasukin ng tubig. Pag pinasok ng tubig yan, mamamatay na din yung motor mo. So, tip yan, pag nasa baha ka, walang bitawan ng piga, walang bitawan ng selenya doon. So, yun po sa carb type, sa lahat ng carb type. So, pagkatapos mo siyang panda rin, galing ka na sa baha, namatay, pagkatapos mong panda rin, ang susunod mo na gagawin, mag-change oil agad. Kasi possible na yung langis, pasukin na siya ng mga tubig. So, maghahalo-halo na yon, yung tubig at langis. Mas mabilis na mag-overheat, pwede kang masabugan. Tapos yung gear oil, kailangan nyo ng palitan. So, yun sa carb type, ang iingatan mo lang is yung carburetor. Ito yung mas malala sa lahat ng FI. Yamaha, Honda, basta lahat ng FI, ito yung dapat nyong tandaan. Pag gustong gusto mong umuwi at gustong gusto mong
lumusong sa paha. So dito na tayo sa FI. So yan. Syempre ang FI wala naman yan carburetor. So ano yan? Throttle body. So ang tatandaan nyo lang dito sa lahat ng FI, sa lahat ng on the beat click na ang battery ay nandito sa baba, dapat po kung lulusong kayo sa baba, huwag umabot dito. Huwag umabot sa level na to ang tubig. Umari hanggang dito lang. Kaya yan hanggang step floor. Pero pag umabot na dito, papakita ko sa inyo kung anong mangyayari. Pag umabot na sa step floor yung tubig. So ito yung dapat yung tandaan. Pag sa lahat ng mga ang battery nasa baba, hindi po kailangan matapang ka. Hindi po kailangan ipagmamalaki mo na, kaya to ng motor ko. Hindi. Pag nakachempo ka ng malupit na ba, baka itirik at ikasira ng motor mo. What? So, recommended ko sa inyo, mga boss. Kadalasan na nababaklas namin ganito, ang dami ditong dumi. Ayan eh, dumi oh. So, pag nabarahan ng dumi yan, pag ang tubig umabot dito, matik kasi yan, magde-drain siya dito. Ito yung pinaka-drain. Ito yung pinaka-drain. Kaya magtataka kayo, kahit nasa baba yung battery, hindi to pinapasok ng tubig. Yan. So, sa loob, may drain yan. Imagine niyo kung hanggang dito yung tubig. So, papasok dito. Ngayon, yung nasa loob ng mga butas, para ma-drain yung tubig, hindi na makaka-drain kasi hanggang dito na yung baha. So, nonsense na yung drain nandun. So, hindi na siya mag-drain. Ang tendency, ganito mangyayari. Eto, yan. Yan. Papansinin mo, may butas dun sa dulo dun. Drain. So, kasi pag agos ng tubig dyan, matik yan, magde-drain sa gilid. Ang tubig, mataas, hanggang dito. So, pagpasok na tubig, hindi na magde-drain. Itong mismong part na to, pag pinasok na tubig, magpuputukan yung mga fuse. Mamamatay na ang motor mo. Ang malala, pag pinasok to ng tubig, eto, fuse, starter, display, na relay, madugo presyo niyan pag eto ang pinasok. So imagine niyo ha, pag yung tubig na mas mataas dito sa step floor, delikado, pag nabasa to, etong part na to, may drain kasi dyan sa loob kaya dapat linisin nyo itong balagi to. Etong part na to, yan, lilinisin nyo yan, ayun o, ang dumi o, yun o. Yan, dapat linisin yan laki. So yun siya mga boss, eto yung pinakadelikado pag nabasa siya lahat. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Pwedeng magputukan lahat ng fuse, pwede ring madali ang ECU mo. What? Hindi yan joke. Kaya hindi kailangan matapang ka. Hindi kailangan matapang ka sa ba. Kailangan nag-iisip tayo. So yun mga boss. Tapos, alibaw, makulit ka talaga. Makulit ka talaga, lumusong ka. Ito yun, ang airbox. So, imaginein mo, ito yung pasukan ng hangin. Ito. So, yun ang pasukan ng hangin. Kung mas mababa yung tubig, dito sa airbox, safe yan, mailulusong mo pa. Pero, sinasabi ko nga kanina, dun pa lang sa step floor, mamamatay na ang motor mo. Magpuputukan na lahat ng fuse. Na-imagine nyo na po, na pag nagputukan na lahat ng fuse, mamamatay na yung motor mo. Huwag mong pipilitin i-push start pag patay na ang motor mo. Itulak mo na lang. Maghanap ka na lang ng mataas na parte. Tapos, check nyo yung fuse kung tumutok na lahat. Etong part na to, ito yung pinaka worst case kung lulusong ka talaga. Huwag tong aabutin ng tubig etong part na to. Kasi pag umasok yung tubig dyan, pasok doon sa throttle body.
papasukin na tubig yung throttle body, pwedeng masira ang injector nyo. Yan ang tips ko sa inyo sa lahat ng makaka-encounter ng baha. Wag yung basta pilitin na Honda to, kaya to sa baha. Hindi ganun. So, dapat nag-iisip tayo kung gaano kataas yung baha. At isipin nyo din, baka masira ang motor mo. Again, window shop po. At sana meron kayo natutunan sa video na to. At sana makatulong ako sa inyo kahit sa maliit na paraan. Window shop, salamat. Shoutout na natin yung mga customer na nandito. To, sir, shoutout. Shoutout, window shop. Ah, dito tayo. Hindi ka kita eh. Shoutout sa window shop. Eh, saan mo kami na panan, sir? Sa YouTube po. Pag-stay pa lang. Salamat. Ano ka book? Eh, sir. Hey. Ano oras ka nandito? 7 pa po. What? Ayaw ng pila. Kailangan maaga. Salamat sir, salamat. Salamat sir. Ito ba, ito ba? Hey sir, ano ka pa nandito sir? Ano, 8. Wow! Ano pa pagawa mo sir? Panggilid. Panggilid. Saan niyo po kami napanood? YouTube. Salamat sir, salamat ha. Ito. Ano po? Ano po? Saan? Naabutan natin mga subscribe. Yung iba kasi nung huwi na eh. Okay. Saan niyo po kami napanood? Sa Facebook. Sa Facebook. Shoutout po. Sa lahat ng mga Mr. Speedy Rider. Yun, Mr. Speedy. Baka naman. Salamat na salamat. So, yun po.